Parang yung buhos ng emosyon ko, wala na. Lumabas na in that moment. Kasi sobrang, hindi ko in-expect. Tapos before the concert, syempre, inaayos na po ako, pati kapatid ko. Kasi yung plan was magduduet kami ni Linel, yung sister ko. Yun lang alam mo, oh. Siya lang. Tapos, tinatawag na ng glam team ko yung mom ko, yung dad ko. Hindi, kailangan po, maganda po kayo, gwapo kayo sa araw na to. Siyempre, 10th anniversary, ganun. Sabi mo, wow, naghahanda kayo. Kasi daddy, siyempre, hindi naman yun nagpapaayos on a regular basis or even during my concerts. Hindi naman siya nagbibilis ng ganun or nagpapaayos ng buhok. Pero pinagawa na nung 10th ko, so I was like, oh, ang special naman. Tapos yun pala, sasampa rin sila sa stage, di ba? Ay, hindi ka nakaramdam talaga no, nung inaayusin sila. Akala mo lang, special lang kasi maaraw. Oh, okay. Ganun lang talaga yung naramdaman ko. I mean, they get ready for my birthdays and stuff like that pag concert ko, pero parang wala rin. Parang ganun lang din yung ginagawa nila nung 10th ko. So hindi ko na naramdaman na, ah, siguro susurpresahan nila ako sa stage. Ganun. Yeah. And then, of course, aside from Ate Vice, who we mentioned earlier, yung coach ko during the Voice Kids, Ate Sarah Geronimo, was one of my guests also. At sobrang hyper ni Coach Sarah. Yung na-overwhelm ako kasi gustong-gusto niya yung prod, ang dami niyang gustong gawin sa song namin, Bibitaw na rin alam. And it was really so flattering na isa sa mga tao ulit na iniidolo ko ever since I was a kid is now part of one of my shows. So, maraming salamat, Coach Sarah, for being part of my 10th year anniversary. At finally, natuloy nga yung collaboration po namin na matagal na namin tinatry gawin. Yeah. Sana nga, two more collabs, diba? Yes. Darren and Sarah G. Opo. Yes. Ano ko yung singing dance? Mga disuse? Oo. Napakuhusay talaga. But anyway, ang dami mo na ng kwento, Darren. Thank you. But of course, mayroon pang mga gustong itanong ang ating friends from the media. So, alamin na natin yan. Let's start with General Cedro from Capamilia Universe. Hi. Hi, Darren. Congrats sa very successful mong concert. Thank you. For my question, anong pakiramdam na hindi lang buong Araneta yung nawindang sa pakaldag mo? Pati nag-viral din online. Yes. Request mo ba yun or part lang talaga ng steps? Wala bang sample ulit dyan? hindi ko talaga siya in-expect na mag-viral ng ganun. Actually, yung prod na yun was something na we thought of. Kasi parang may two options ako for a dance prod. Para lang ma-break yung puro kanta. So, yung isa yung option na ginawa ko was parang legit na sayaw na pang-compete. I mean, kasama ko yung A-team eh. So, I wanted to dance hip-hop. Yung hindi nakikita ng tao sa akin sa ASAP ng mga dance prods, ganun. But then also, since I'm celebrating my journey in the industry, my journey growing up, gusto ko rin for you know, a more nostalgic touch din, yung dance hits through the years. So, yun yung napili namin. And the whole segment started nga with a clip of me when I was 1 year old dancing to Take On Me. Cutie! Yeah, so dun siya nagsimula. And then, ayun, nagpro-progress yung sayaw until dumating na siya sa Swala. So, nung unang rehearsal, nagulat ako kasi siyempre pinakita sa akin ang 18 kung anong gagawin ko. And I was like, oh wow! Dito talaga yung hindi ko ginagawa sa ASAP. Alam mo yun, yung parang... So, A-team ang nag-decide? A-team yung nag-decide na gagawin yes. mo yun? Yes. Sina Coach Arda yung parang... Nasa edad ka naman eh. Tsaka, this is your 10th year, you know? You have to show something a little more sexy, a little more mature. Kasi, hindi kailangan pakita natin sa crowd na hindi na ito yung Darren from The Voice Kids. Hindi na ito yung Darren ng 10 years ago. So, I think na ipakita naman po namin doon sa Swala, part ng dance prod. Yeah. Yes. Grabe nga, nag-viral. Alam mo, hata tumutunto ko sa Araneta, nag-viral ka talaga. Alam mo, last time, dati nag-trend yung Darren's part to hype. Ayun, sa Araneta diba? Din. Araneta rin yun, di ba? Kasi hypen. Bigla kang lumangkad daw. Parang ang laki-laki ko compared sa mga dancers. Opo. So, ayun. Tsaka, natawa ko kasi yung assistant ni Dolly Pangilinan, sabi niya, grabe, nakarating sa mga walang TV yung kaldag mo. Yung sa cellphone, napapanood, ganun siya ka-viral. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko na alam kung kakatawa ko, mahihiya na lang ako pag
pinapakita, pinakunyakwento sa akin. Si Kuya Jello eh. Hi Kuya Jello, yan siya. Pero ang ganda nga yun, di ba? Kasi yun yung mga naging problema ng child stars, di ba? O yung nakilala, sumikat ng kabataan. Hindi na tumatanda sa isipan ng mga tao. Mahirap tumanda sa isipan ng mga tao. Pag-transition ng image. Oo. Ikaw, I think ngayon, safe na. No! Na medyo, ano na, andun ka na sa transition part talaga. Parang tanggap na ng mga tao pag kumakaladag ka. Yes po. Tsaka, grabe talaga, pinost ni Doc Vicky yun sa reels niya. Yung part pa na yun, yun lang. Yun ang pinosa sa heels niya. Yes, oo. So, thank you for asking me that question. Okay, thank you, General. Okay, punta naman tayo kay Jason Laluna from Certified Kapamilya. Hi, Damien. Hello po. First of all, congratulations to sa successful na Dintan concert. Salamat po. So, this is first part ng question ko is, kasi technically, parang ito na yung pinaka-important concert mo kasi it's an anniversary concert mo. Pero nakikaroon ka rin ng mga sold-out concerts before. Did you feel pressure leading up to the pagbebenta ng tickets? Nagkaroon ka ba ng doubt sa sarili mo na, ah, mapupuno ko ba? Nagkaroon ka ba ng, ano, ng anxiety? Ako po, meron akong anxiety overall sa buong show talaga, yung from the crowd numbers. You know, the attendance also, it's a huge factor because you're doing a show in the Araneta Coliseum and not everyone, you know, has the guts to do that. I did not have the guts to do that. It was really ABS-CBN who put their trust in me to do the show at the Araneta Coliseum po talaga. So, yeah, of course, that was something that I also thought of. Yung isa sa mga, you know, overthink ko yung may ganun ba kadami manonood sa akin sa 10th anniversary ko, pero ano eh, yung Darinatics, they proved me wrong. Parang, isa yun sa mga naging goals nila din. And we checked it off of our bucket lists together. So maraming salamat sa Darinatics na sumuporta, sa mga Darinatics na nasa ibang bansa na nagpadala ng suporta nila para makabili ng ticket yung mga Darinatics na, you know, wala pang means, yung mga students. So, yeah, maraming salamat po for being able to help me fulfill my dream of, you know, selling out the Araneta Coliseum. Kasi hindi ko naman goal yun eh, yung parang okay na sa akin yung hindi complete attendance, yung basta marami na akong manood, pero hindi ko po in-expect na masasold out siya talaga. So, yeah, thank you so much po sa lahat ng nanood, bumili ng tickets. And even nung nasold out, ang dami pang naghahanap, so, ayun. Thank you po. Nakakataba ng puso naman. Ah, ang dami palang may gustong manood sa akin. Yun. Aww. Ang humble-humble naman ni Darren. Hindi, totoo. Siyempre na, grabe yung anxiety ko talaga. Yung parang, until the other night, na naginip ako na May 31 ulit. As in, na naginip ako na May 31 ulit. Tapos, sa panaginip ko, parang totoo siya eh. Na parang, oh my gosh, bukas na yung concert. Ganon siya kalala. Opo. Tapos hindi ako nakakatulog masyado din the nights before. Alam mo, di kulento mo yun kasi parang ano, mas nagkaroon kami ng idea kung gaano siya ka-stressful siya. Kasi napanaginipan mo na ganung level kahit tapos na. Napanaginipan mo talaga siya, Tay. Yes. Sorry. Yung follow-up question ko, from anxiety leading to the day, tapos pag paglabas mo sa stage, nakita mo yung crowd punong-puno, take us there kung ano yung naramdaman mo. Ano ba? Nag-ibabaw pa rin ba yung kaba or excitement? Paano ba? Actually, yung naramdaman ko po talaga, parang na-lessen yung kaba ko nung nakita ko yung surprise video ni Tito Martin. Kasi isa sa mga promises niya sa akin, dahil naging front act niya ako sa Canada back in like 2010, sabi niya, one day I'm gonna be your front act as well. Eh, nasa US po siya. So I didn't expect anything. Tapos gumawa siya ng hologram video. Before the concert, they played it. So, nakatulong siya sa kaba ko. It lessened my nerves. And then, yung naghatid sa akin sa marker ko before the opening was Tito Butch, who was also the man in my blind audition video na naghatid sa akin sa marker ko for my blind audition in The Voice Kids. So, it was really like a nostalgic moment para sa akin. Tapos Tito Butch sabi niya, "Nak, natatandaan mo 10 years ago, ito rin ginawa ko sa'yo. Natin kita sa marker mo bago yung performance mo, tapos ito na naman tayo." So, ayun, nakakatulong din po yun sa kabe. And then, when the LED opened, nakita ko yung tao, yung mga light sticks na green. And,
I was really just overwhelmed. I was in shock. Yung, grabe, ito na yun. Kinikilabutan ako, 10 years ko to. Alam niyo po yun, yung, it's just something I can't explain in words. It's a surreal moment. Tsaka the fact na, anyway, like going back, like the fact that there's that many people watching me, for me, for my show, yun po. Thank you. Thank you. And so